Sa gitna ng tahimik na bayan, isang kasal ang malapit nang maganap. Ang groom na nagngangalang Ezekiel na nakilala ng mga tao bilang mapag-isang lalaki lamang ay bigla na lamang nakatagpo ng itinuturing niyang love of his life. At ngayon ay papakasalan niya na nga ang isang misteryosong babae na nagngangalang Stephanie. Hindi pa nakikita ng kahit na sino ang itsura ni Stephanie, lalong-lalo na sa publiko, kung saan ay lagi lamang itong nakatago sa ilalim ng kanyang belo, na nagdulot para magtaka ang lahat ng mga tao sa kanilang buong bayan. Sa kalagitnaan ng wedding ceremony, ang pare na nagngangalang si Padre Oswald ay nakaramdam na parang may mali, kaya naman napagdesisyonan niya na itaas ang balo ng babae na kung saan dito nabunyag ang isang nakakagulat na revelasyon ng totoong identidad ng babae. Sa isang payapang probinsya na kung saan ay may matatagpuan tayong isang maliit na bayan, isang lugar na halos lahat ng mga tao ay magkakakilala na at ang pang-araw-araw nilang gawain ay talaga namang nakasanayan na nila. Sa madaling salita, wala nang ang bago. Nang biglang magkaroon ng saglitang kasiyahan na kung saan ay nakinood ang lahat ng mga tao sa seremonyang malapit ng maganap sa kanilang bayan. Naghahanda na kasi sila para sa parating na kasal na gaganapin sa kanilang bayan. Isa itong espesyal na okasyon para sa marami dahil sa pamamagitan nito ay kahit papaano mag-iiba ang takbo ng kanilang araw. Ang padre ng bayan na iyon na nagngangalang Padre Oswald ay isang matalinong tao na kung saan ay kilalang kilala na nga niya ang lugar na kanyang nasasakupan. Masayang masaya din siya nang malaman niya na may ikakasal na magkarelasyon. Ang mabait na pare kasi nito ay kilala dahil sa kanyang malumanay na pagsisermon at komportabling presensya na daladala niya sa lahat ng mga pagtitipon na kanyang dinadaluhan. Ngunit talaga namang maging siya ay hindi inaasahan kung gaano kalaki ang naging seremonya noong araw na iyon. Ang kanilang kapilya kasi ay kalimitang kalahati lamang ang mga dumadalo. Ngunit ngayon ay napupuno at hindi na nga magkasya ang mga bisitang pumunta sa kasal na iyon. Lahat sila ay may iba't ibang mga ekspresyon sa muka na kung saan kabilang na dito ang antisipasyong nararamdaman nila at maging curiosidad. Si ganitong uri kasi ng bayan na kung saan ay napakalayo talaga nito sa mga modernong syudad ay hindi ganoon karaniwan ang kasal. Hindi na nakapagtataka dahil sa maliit nilang populasyon, kaya naman ang ganitong okasyon ay talagang malimit lamang. Ngunit hindi ang malimit na seremonyang isinasagawa sa kanilang bayan ang naging dahilan kung bakit marami ang mga bisitang dumalo sa araw na iyon. Ang kanilang curiosidad na nararamdaman kasi ay dulot ng isang bagay, o pwede ko rin sabihin ng isang tao, at ito ay ang bride na si Stephanie. Si Stephanie kasi ay talaga namang misteryoso para sa mga paningin nila. Isang bugtong na hindi masagot ng kahit na sino sa bayan na iyon. Siya kasi ay isang babae na minsan ay hindi ipinakita sa publiko ang kanyang muka at sa halip ay naitatago lamang ito ng makapal niyang belo. At dahil sa kakaibang gawain niya na pagtatago ng kanyang muka, nakukuha ng babae ang atensyon ng marami na kung saan ay nagkaroon na nga ng iba't ibang mga espekulasyon tungkol sa kanya. Maraming mga bulong-bulungan at chismis ang pinakalat ng iba't ibang mga tao sa kanilang lugar. Nagkaroon sila ng iba't ibang mga tsorya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang kayang magpaliwanag sa misteryong taglay-taglay ni Stephanie. Kaya naman nang wala silang makuhang sagot ay sila na lamang ang gumawa ng sarili-sarili nilang istorya. May mga nagsasabi pa nga na maaring may tinatago si Stephanie sa kanyang mukha na kapangitan. Naniniwala naman ang iba na maaring sa ibang lugar o bayan lumaki si Stephanie at nahihirapan lamang itong makapag-adjust sa buhay sa kanilang bayan. Pero ang pinaka nakakagulat sa kanilang tsorya ay may mga taong nag-iisip na maaaring isang tumakas na prinsesa si Stephanie na tinataguan lamang ang kanyang madilim na nakaraan. Pero lahat ng ito ay mga gawa-gawa at storya lamang at ang tunay na kasagutan ay makikita lamang nila sa ilalim ng belo na nagtatago sa mukha ng babae. Nang papalapit na nga ang kasal, lalo lamang lumaki ang mga usap-usapan at bulong-bulungan tungkol sa babae hanggang sa hindi na nga makontrol ang kanilang espekulasyon. Kaya naman ang mga tao sa bayan na ito na pangkaraniwan namang inaalala lamang
ang kanilang mga alagang hayop o kundi naman ay ang kanilang mga palayan ay bigla na lamang napunta ang lahat ng atensyon sa misteryong tinatago ng babaeng si Stephanie mula sa mga lokal na panadero, sa mga panday hanggang sa mga batang naglalaro lamang sa may playground. Lahat sila ay naiintriga kung kailan nga ba ipapakita ni Stephanie ang kanyang muka. Habang ang groom naman ay isang kilalang tao na sa kanilang bayan at tila ba hindi naman siya nababagabag tungkol sa pagkatao ni Stephanie at kung ano nga bang nagtatago sa ilalim ng kanyang belo. Sa katunayan nga niyan ay mas lalo niya lamang nagustuhan ng babae dahil sa ganito niyang katangian. Pero nang dahil sa pagtanggap ng groom sa kanyang bride ay mas lalo lamang nagliyab ang apoy ng curiosidad sa mga tao sa kanilang lugar kung bakit walang sinasabi ang lalaki sa misteryosong katangian ng kanyang mapapangasawa. Hanggang sa dumating nga ang araw ng seremonya na kung saan ay labis na nagkakagulo ang mga tao. Ang bawat mga tirahan sa kanilang lugar ay naging bakante. Lahat sila ay bigla na lamang kinalimutan ang kanika nilang mga trabaho at sa halip ay nagsiksikan sila sa loob ng simbahan. Ang buong kapaligiran ay napupuno ng kagalakan, kuryosidad at katiting na pagkabagabag. Hanggang sa dumating na nga ang pagsisimula ng kongregasyon. Lahat ng mga mata ng mga chismosong tao ay nakatitig lamang sa harapan ng simbahan na kung saan nandoon nakatayo ang padre na si Oswald, isang kalmadong padre. Sa kabila ng nakakagulat na sitwasyong kinalalagyan niya at antisipasyon ng mga tao, katabi niya ay nakatayo ang bride na si Stephanie, nananatili pa rin nakatago ang kanyang muka sa kanyang belo katulad ng nakagawian. Hanggang sa nagsitahimikan na ang lahat nang tuluyan ng nagsimula ang seremonya. Ang tanging tunog lang na maririnig mo ay ang boses ng padre na si Oswald. Lahat ng mga tao ay nananatili lamang na nanonood hanggang sa hindi pa nila natutuklasan ang misteryo sa likod ng belo ng bride. Habang ang groom naman na si Ezekiel ay kilala dahil sa kanyang karakter sa kanilang lugar. Pero ang mga bagay na ito ay hindi positibo para sa kanya. Nakilala kasi si Ezekiel bilang mapag-isang lalaki na kung saan ay hindi nga ito halos lumalabas sa kanyang tahanan. Hindi siya nakikipag-usap sa mga kapitbahay niya at lagi lamang siyang mag-isa sa maraming mga oras. Kaya naman, kinukonsidera siya ng mga tao sa kanilang lugar bilang loner o yung taong walang sinasamahan ng kahit na sino. Kaya naman, nang marinig nila ang balita sa paparating niyang kasal, mabilis itong kumalat. Lahat ay nasurpresa. Nagtataka sila kung sino nga bang babae ang papayag na maging bride ni Ezekiel. Lalong-lalo na at hindi nga ito nakikisalamuha sa mga tao. At dito na nga rin nagsimula pa ang mga usap-usapan at iba't ibang mga chismis tungkol sa dalawa. Lahat ay naku-curious kung ano na nga ba ang susunod na mangyayari. Paano nga bang ang lalaking si Ezekiel na kung saan ay sobrang pinapahalagahan ang privado niyang buhay ay makakahanap ng pagmamahal? Lahat sila ay nagtataka tungkol dito. Ngunit hindi ang biglaang kasal ni Ezekiel ang pinakapumukaw ng kanilang interes. Ito ay ang misteryosong bride na si Stephanie na laging nakasuot ng mga oversized na damit na mayroong mahahabang mga long sleeves kahit na ano ang panahon, na nagdulot para lalo lamang mas maintriga ang mga tao kung bakit lagi niyang tinatakpan ang kabuuan ng kanyang katawan. Kung mapapansin mo ay laging paulit-ulit nating sinasabi na nakatakip ang mukha ng bride na si Stephanie dahil ito rin ang paulit-ulit niyang ginagawa. Ni sa kanyang pagtulog ay hindi niya ito tinatanggal. Kaya naman kahit ang kanyang mapapangasawa ay hindi rin nalalaman ang tunay ng itsura. Ngunit nagustuhan niya ito dahil sa angkin niyang kabutihan. Tandang-tanda pa ng lalaking si Ezekiel noong gabing una niyang nasilayan ang babaeng si Stephanie. Maulan noong gabing iyon, napakalakas ng pagkidlat at pagkulob. Kitang-kita sa kalangitan at sa mga ulap nito na hindi talaga ito titigil buong gabi. At bilang mapag-isang tao si Ezekiel ay natutuwa siya sa tuwing ganito ang panahon dahil pakiramdam niya ay hindi niya kailangang intindihin ang ingay ng kahit na sino, kundi ang ingay lamang ng pagpatak ng mga ulan ang kanyang papakinggan buong gabi. Ang idea na ito ay sobrang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Pero hindi pala iyon normal na gabi para sa buhay ni Ezekiel. Habang nakatitig kasi siya sa bintana, ay bigla na lamang may isang babae ang unti-unting lumapit sa direksyon ng kanyang bahay.
Sa mukha nito ay tila ba ay naguguluhan siya at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tinitigan ng maigi ni Ezekiel ang babaeng ito. Ngunit hindi niya makita ang mukha nito dahil may nakatakip ditong pela. Bilang lalaki na hindi nakikipagsalamuha sa ibang mga tao, hindi alam ni Ezekiel kung ano ang kanyang gagawin. Hindi naman kasi masamang tao si Ezekiel at gusto niyang tulungan ang babae. Sadyang hindi na lang alam kung paano niya ito tatanungin o lalapitan. Kaya naman umabot ng 5 minuto na pinapanood niya lamang ang babae habang basang-basa na ito sa ulan. Umaasa siya na may kung sino mang tao ang pwedeng lumapit sa babae at magbigay ng tulong dito. Ngunit nagkakamali siya. Napakalakas ng ulan na iyon na wala ngang tao bukod sa kanya ang nakakita sa kaawa-awang sitwasyon ng babae. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Ito ang pag-aalala ni Ezekiel. Dahil totoo naman, hindi niya na alam kung paano makipag-usap ng normal sa isang tao. Napakatagal na kasi ng panahon simula noong nakipagsalamuha siya sa iba. At purong bagabag na lamang ang nararamdaman niya. Iniisip niya na kapag may nasabi siyang mali o hindi tama sa kanyang kausap, ay bigla na lamang itong lalayo at hindi na siya kakausapin buong buhay niya. Ito ang pinakamalaking pangambang nararamdaman ni Ezekiel sa tuwing nakikipagsalamuha siya sa ibang tao. Kaya naman pinili niya na lamang na mapag-isa kung saan ay mas payapa ang kanyang puso at isipan. Ngunit hindi niya na matiis pang nahihirapan ang babae. Kaya naman buong lakas niyang kinuha ang payong sa kanilang bahay. Lumabas siya at pumunta sa direksyon ng babae. Nakatingin siya sa malayo habang lumalapit sa babae. Gusto niyang sabihin na hindi naman siya masamang tao. Kaya naman, sinusubukan niya na magmukhang desente at normal habang naglalakad papalapit dito. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng babae. Hindi niya alam kung panginginig ba ito dahil sa lamig o panginginig dahil sa takot. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makalapit dito. Nakatingin lamang sa malayo si Ezekiel at iniisip kung ano ang kanyang sasabihin. Pero nang hindi pa rin siya makapagsalita, ay nagsalita na ang babae. Gusto mo ba akong tulungan? Sad nito kay Ezekiel. Nataranta si Ezekiel dahil sa biglang winika ng babae sa kanya. Halos tangayin na rin ng hangin ang daladala niyang payong. Kasi nakikita... Sinubukan niyang magsalita ng isang buong pangungusap, ngunit hindi ito lumabas ng maayos sa kanyang bibig. Nagtataka na rin siya kung bakit hindi man lang natatakot sa kanya ang babae. Dahil talaga namang kahina-hinala ang kanyang kinikilos, lalo na at hindi siya sanay makipag-usap sa ibang tao. Aminado naman siya na talaga namang kakaiba ang kanyang galaw at hindi na rin nakapagtataka kung bakit kakatakutan siya ng ibang mga taong hindi naman siya lubusang kilala. Pero kakaiba ang babae na ito. Nakatayo lamang ito at nakatitig kay Ezekiel hanggang sa magtagpo na nga ang kanilang paningin at sa kauna-una ang pagkakataon ay natitigan siya ng diretsyo ni Ezekiel. Doon niya nakita ang napakagandang mga mata ng babae. Ngunit nakatakip ng tela ang buo niyang mukha. Teka nga, saad ni Ezekiel? Ngunit pagkasabi niya nito ay agad tinakpan ng babae ang kanyang mukha at tumingin sa malayo. Na tila ba ayaw niyang makita ni Ezekiel maging ang kanyang mga mata. Hanggang sa nilabas na nga ni Ezekiel ang natitirang mga lakas ng loob niya at tuluyang nagpaliwanag. Oo. Gusto kitang tulungan kasi napansin ko na kanina ka pa nakatayo dyan. Siguro napansin mo rin na kanina pa kita pinapanood. Ang totoo niya, naghihintay lang sana ako ng ibang tao na pwedeng tumulong sa'yo. Pasensya ka na kung nabasa ka pa ng ulan. Laking gaan sa pakiramdam ni Ezekiel nang tuluyan niyang may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Ngumiti naman ang babae sa kanya at lumapit upang makipayong sa kanya. Okay lang yun. Mabuti nga, natulungan mo pa ako. Pasensya ka na at hindi ko rin talaga alam kung saan ako pupunta ngayon. Sagot naman ng babae. Pero sa pagkakataong ito ay naubusan na naman ng salita si Ezekiel. At sa halip ay naglakad na lang ito papunta sa kanyang bahay na sa malapit lamang habang inaalalayan ang babae. Nang makarating sila sa loob ng bahay, pinakita ni Ezekiel ang banyo nila. Pasensya na, medyo maliit lang tong banyo. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ka namang maligo dyan kung gusto mo. At ito, yung mga damit kong hindi ko masyadong nagagamit. Pwede mo munang gamitin hanggat hindi mo pa nalalaman kung saan ka pupunta. Wika ni Ezekiel habang nakatingin pa rin sa malayo. Nare-respeto niya kasi ang kagustuhan ng babae na hindi siya matitigan ng mata sa mata.
Nagpasalamat naman ang babae sa kanya at dumiretso na sa paliligo. Habang si Ezekiel naman ang hindi kadalasang lumalabas ng bahay ay lumabas muna panandalian sa harap ng kanilang pinto upang bigyan ng pribadong pagkakataon ng babae. Matapos maligo ay agad siyang hinanap ng babae. "Tapos na akong maligo. Maraming salamat ha." Wika nito. At dito na nga rin pumasok si Ezekiel. Nagpakilala ang babae bilang si Stephanie na kung saan ay inamin niyang naliligaw nga siya. Bilang hindi naman pala tanong na tao si Ezekiel ay hinayaan niya na lamang si Stephanie na komportabling magkwento kung kailan nito gusto. At sa halip ay inaya niya na lamang itong kumain. Nagkataon kasi na nagluto ng manok si Ezekiel at mabuti na lamang talaga at may natira sa kanyang kinain dahil gutom na gutom si Stephanie noong mga pagkakataong ito. Simula noon ay doon na nga muna tumira si Stephanie pero pinapakita pa rin naman ni Ezekiel ang kanyang buong pagrespeto sa babae. Natutulog ito sa kanilang sala habang si Stephanie naman ay sa kanyang kwarto hanggang sa lumipas nga ang isang linggo. Binilhan na rin ni Ezekiel ng mga damit na pwedeng suotin si Stephanie na kung saan ang pinili nito ay mahahabang mga kasuotan at malalaking mga damit para maitago ang kanyang buong katawan. Kahit na ganito ang pag-uugali ng babae, ni minsan ay hindi siya tinanong ni Ezekiel. Masaya na lamang si Ezekiel na makatulong siya sa taong nangangailangan. Ang pangunahing trabaho naman ng lalaking si Ezekiel ay ang pagbebenta ng kanyang mga pananim sa mga tendero sa palengke. Kaya naman, kalimitan lamang siyang nag-iisa habang hinihintay na tumubo ang kanyang mga pananim at tinitipid niya ang kanyang kita upang umabot ito ng ilang mga buwan. Pero ngayon na dalawa na silang nakatira sa kanilang bahay ay kinikilangan niyang magdoble kayod. Lahat naman ng pagsisipag ni Ezekiel ay nakikita ng babaeng si Stephanie. Kaya naisip nito na para makatulong sa lalaki at makabawi sa mga kabutihan niya ay siya na ang naglilinis ng buong bahay. Lagi niya na rin pinaglulutuan si Ezekiel bilang pagpapakita ng kanyang pagpapasalamat. Kalimitang tahimik na lalaki si Ezekiel kahit na lagi silang magkasama. Kaya naman laging si Stephanie ang nagsasalita sa tuwing sila ay komportabilang nag-uusap. "Ibig mong sabihin, dito ka talaga nakatira, Ezekiel?" Tanong ni Stephanie isang araw habang nag-aagaan siya kasama si Ezekiel. "Oo," tipid na sagot ng lalaki sa kanya. "Kumusta naman yung buhay mo dito? Bakit parang wala kang masyadong kaibigan? Nakapag-aaral ka ba? Natry mong pumasok? Eh nasa na yung mga magulang mo?" Lahat ng mga tanong na ito ay isa-isa namang sinagot ng mahihiyaing lalaki. "Oo, dito ako tumira. Marami naman akong kaibigan. Dati nga lang, kaso ngayong tumatanda na, nawala din sila. Yung mga magulang ko matagal nang patay. At ito yung bahay namin dati. Dito lang ako mag-isang nakatira." Nalungkot si Stephanie nang marinig niya ang bagay na ito. Pakaramdam niya kasi ay maling-mali ang pagkakakilala ng mga kapitbahay ni Ezekiel sa kanya. Dahil totoo namang mabuting tao si Ezekiel, sadyang sobra lamang itong mahiyain at napupuno ng pagkabagabag ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya na may kakausapin siyang ibang tao. Pero unti-unti na palang napapansin ng mga tao ang babaeng bigla na lamang tumira sa bahay ni Ezekiel. Gusto nilang tanungin ng lalaki kung sino nga ba ito. Ngunit natatakot sila na baka hindi lamang sila pansinin ni Ezekiel, lalo na at ganito ang pagkakakilala nila sa lalaki. Hanggang sa lumipas pa nga ang maraming mga araw, ang linggo ay naging buwan at ang buwan ay naging taon. Isang taon na ang nakalipas simula noong tumira si Stephanie sa bahay ni Ezekiel. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang kanilang sitwasyon. Kung sino nga ba ang babaeng ito at bakit bigla na lamang itong lumitaw sa kanilang bayan. Hanggang sa isang gabi habang naghahapunan silang dalawa ay biglang nagsalita si Stephanie. "Ezekiel, bakit hindi mo man lang ako tinatanong kung taga saan talaga ako at kung bakit ako nandito? Paano kung masamang tao yung pinatira mo sa bahay mo? Wala kang kamalay-malay." Curious na tanong nito habang nakatingin ng maigi kay Ezekiel. Habang si Ezekiel naman ay nakatitig lamang sa kanyang kinakain. Hindi talaga ito sanay na tumitig sa mata ng isang tao. "Nararamdaman ko naman na hindi ka masamang tao." Matipid na sagot ni Ezekiel sa kanya. Namula ang pisingi ni Stephanie nang marinig niya yun. Hindi siya makapaniwala na makakaramdam siya ng ganito patungo sa isang lalaki na hindi niya naman lubusang kakilala.
At malayong malayo ito sa dahilan kung bakit siya pumunta sa kanilang bayan. Oo nga, kahit hindi mo ba nararamdaman na masamang tao ako. Pero bakit hindi ka man lang nagtatanong? Sa tingin ko, karapatan mo namang malaman kung sino yung taong pinapatira mo sa bahay. Pabalik naman na tanong ni Stephanie sa kanya. Napatigil sa pagkain si Ezekiel at tumingin sa larawan ng kanyang nanay na nakasabit sa may pader. Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, naaalala ko sa iyo yung nanay ko. Marami kayong mga bagay na pagkakapareha. At sa tingin ko, kapag tinanong kita kung taga saan ka at sino ka ba talaga, baka bigla ka na lang mawala sa buhay ko. Wika ng lalaki at nagpatuloy na sa pagkain habang seryoso pa rin ang ekspresyon ng kanyang muka. Laking gulat naman ni Stephanie sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na natatakot si Ezekiel na mawala siya sa buhay nito. Doon na pagtanto ni Stephanie na gusto talagang may karamay ni Ezekiel sa buhay. Hindi niya lamang ito maipakita ng maayos. Biglang hinawakan ni Stephanie ang kamay ng lalaki. Ezekiel, pinapangako ko sa iyo na kahit makilala mo kung sino ako, hindi ako mawawala sa tabi mo. Okay? Dahang-dahang ngiti na wika niya habang pinipigilan naman ni Ezekiel ang ekspresyon sa kanyang muka. Pero halatang nasihan ito sa sinabi ng babae. At simula nga noon ay nagkamabutihan na ang dalawa. Hindi inaakala ni Ezekiel na mahuhulog siya kay Stephanie dahil niminsan ay hindi pa nito nakikita ang kanyang muka na laging nakatago sa belo. Pero sigurado siya sa kanyang nararamdaman. Ang angking kabutihan at kabaitan ni Stephanie ang naging dahilan kung bakit niya ito minahal ng sobra. Sobrang maalaga ni Stephanie at laging inaalala ang kanyang kalagayan. Walang panahon na hindi siya inisip ni Stephanie. Laging may nakahandang tubig at pagkain sa kanya sa tuwing umuwi siya sa nakakapagod niyang trabaho. Kaya naman, hindi rin nalilimutan ni Ezekiel na dalhan ng mga bulaklak si Stephanie araw-araw bilang pagpapakita niya ng pagmamahal sa dalaga. Tunay ngang nagmahalan ng dalawa hanggang sa hindi na sila tuluyang mapaghiwalay pa. Kaya naman, naglakas loob na ang mahihiyain si Ezekiel na hayain sa isang kasal ang babae. Stephanie, alam ko na hindi ako karapat dapat sa iyo mahal. Pero pakiramdam ko na hindi ko na kaya ang buhay kapag wala ka. Kaya kung mamarapatin mo, pwede ba kitang ayain sa isang... Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Ezekiel ay biglang sumabat sa kanya ang babae. Oo mahal! Oo! Papakasalan kita! Wika nito na nagdulot para manlaki ang mata ng lalaki. Ha? Sigurado ka ba? Hindi mo pag-iisipan? Tanong nito sa kanya. Pero niyakap siya ng mahigpit ni Stephanie. Oo naman, bakit ko pa pag-iisipan? Inaamin ko na hindi talaga ito ang plano ko kung bakit ako pumunta dito. Pero hindi ko na rin kayang mawala ka sa buhay ko. Ezekiel, mahal na mahal kita. Wika nito. Pero hanggang sa pagkakataong ito ay hindi pa rin nagpapakita ng mukha ang babae. Kaya naman, ni Halik ay hindi nila magawa. Ngunit nare-respeto naman ito ni Ezekiel. Huwag kang mag-alala. Sa araw ng ating kasal, malalaman mo na ang lahat. Alam ko na kahit hindi ka nagsasalita ay marami kang mga katanungan sa puso't isip mo. At sa araw ng ating kasal, ipapangako ko sa iyo. Mahahalikan mo na ako. Saad pa at pagpapangako ng babae. At kinabukasan ay nagsimula na silang magplano ng kanilang kasal na kung saan ay personal na nirequest ng babae na ang padreng si Oswald ang magpakasal sa kanila. Nagtataka man si Ezekiel sa kakaibang request na ito ng babae, ngunit hindi na lamang siya nagtanong. Lalo na at pinangako naman ni Stephanie na masasagot na ang lahat ng magumugulo sa kanyang isipan, maging sa isipan ng kanyang mga kapitbahay sa araw ng kanilang kasal. Hanggang sa dumating na nga ang kanilang kasal, na puno ng mga chismoso at chismosang tao ang buong simbahan. Naghihintay na silang masagot ang mga maaasyosong katanungan sa kanilang utak na bumabalot sa magkasintahan na ito. Maya-maya pa ay pumuesto na ang groom sa harapan ng altar. Nginitian naman siya ng paring si Oswald. Kinakabahan ka? Tanong nito sa kanya na mayroong kalmadong ngiti. Tumingin naman si Ezekiel sa kanya. Opo, kinakabahan po talaga. Sagot naman ni Ezekiel habang pinipigilan ang tuluyan na pagsabog ng kanyang puso.
hanggang sa tumunog na ang piano. Tanda ng pagpasok ng bride na si Stephanie. Lahat ng mga taong nararoon sa simbahan ay nakatitig lamang sa dahan-dahan na paglalakad ni Stephanie papunta sa altar, papunta sa kanyang mapapangasawa. Pero hanggang ngayon ay nakatakip pa rin ang kanyang muka at ilang mga sandali na lamang ay tuluyan na itong matatanggal. Sa paglapit ni Stephanie ay mangiyak-ngiyak si Ezekiel. Hindi man niya makita ang mukha ng kanyang mapapangasawa ay alam niya na mahal niya ito kahit na ano pang mangyari. Maya-maya pa ay nagpalitan na ng sumpaan sa isa't isa ang dalawa at ng oras na para tanggalin ang takip sa mukha ng babae, lahat sila ay napatayo. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Kinakabahan sila sa kung ano ang kanilang matutuklasan. Sa loob kasi ng halos 2 taon na panunuluyan ng babaeng si Stephanie sa kanilang bayan, ito ang kauna-una ang pagkakataon na makikita nila ang itsura nito. Maging ang pare na si Oswald ay kinakabahan rin. Pero nang tuluyan ng matanggal ang belo ng babae, hindi nila inaasahan na ang pinakaunang magugulat pala ay ang padre na si Oswald. Pero ang pagkagulat na iyon ay naramdaman ng lahat, maging ng groom at ng mga bisita. Tumambad kasi sa kanila ang malapor sila ng balat ng babaeng si Stephanie. Malarosas din ang labi nito. Merong makapal na kilay at matangos na ilong. "Isang diwata!" sigaw ng isa sa mga bata na bisita sa kanilang kasal, habang ang iba namang mga tao ay nagsimula ng magbulungan. Naniniwala na ang iba na maaaring prinsesa nga talaga si Stephanie na tumakas lamang sa kanyang kaharian. Ngunit nang lapitan siya ng pari, ay agad na humarap si Stephanie sa kanya. "Rosalinda! Ikaw ba yan, Rosalinda?" wika ng pare habang nanlalaki ang mga mata. Ngumiti naman sa kanya si Stephanie. "Hindi po. Nanay ko po si Rosalinda." Wika nito na nagpagimbal sa lahat ng mga bisita. At dito ay pinaliwanag na ng babae ang totoo niyang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanilang bayan. Noong gabi kasi na una silang magkita ni Ezekiel habang malakas ang ulan, ay ang araw din kung saan namatay ang kanyang nanay na si Rosalinda. Ngunit habang lumalaki si Stephanie ay laging kinukwento ng kanyang nanay sa kanya ang isang lalaki na tunay nitong minahal. Nagngala itong Oswald. Mahal na mahal niya ang lalaking si Oswald. Ngunit noong mga panahon na ito ay masyado pa silang bata. Kaya naman pilit silang pinaghiwalay ng kanyang mga magulang. At sa kasamang palad ay hindi nga naging maganda ang takbo ng buhay ng babaeng si Rosalinda, na kung saan ay pinakasal siya ng kanyang tatay sa isang militar bilang pagdidisiplina sa kanyang anak na babae. Ngunit ang militar na ito ay agad din siyang iniwan nang malaman na buntis na siya. At dito na nga niya na ipanganak ang babaeng si Stephanie. Sinigurado niya na makikilala ni Stephanie ang nag-iisang lalaking minahal niya sa kanyang buong buhay. "Padre Oswald, lagi pong kinikwento sa akin ni Mama kung gaano po kapuro ang pagmamahala ninyong dalawa. At kung papaanong sinira niya ang pangako ninyo. Sinabi niya na nangako po kayo sa isa't isa na hindi na po kayong magmamahal muli. Pero nabuntis po siya ng isang militar na hindi niya naman po ginusto. At alam niya sa sarili niya na ikaw lang po ang lalaking minahal at habang buhay niyang iibigin." Nang sabihin nito ni Stephanie ay unti-unti nang namugto ang mga luha sa mata ng padre. Huli niya kasing nakita si Rosalinda noong araw na sapilitan itong ilayo sa kanya at hindi na ito nasundan pa. Ilang beses niya sinubukang hanapin si Rosalinda. Ngunit magaling ang mga magulang nito na magtago kung saan ang eksakto nilang lokasyon hanggang sa napagdesisyonan niya na lamang na huminto. Maasa siya na kung sila talaga para sa isa't isa ay gagawa ang tadhana upang sila ay muling magkita. At bilang pinangako ni Oswald at Rosalinda sa isa't isa na hindi na sila muling magmamahal pa ng iba, ay pumasok sa kumbento ang lalaking si Oswald at naging pari para maipakita ang pagmamahal niya sa babae. Matapos ipaliwanag ni Stephanie ang kanyang sitwasyon, ay may kinuha siyang liham sa kanyang bulsa. Ito ang huling liham na sinulat ng nanay niyang si Rosalinda para kay Oswald. Punong-puno ito ng pagmamahal at paghihinagpis para sa kanilang pagmamahalan na hindi natuloy. "Dear Oswald, ang pinakamamahal ko. Pasensya ka na kung nasira ko yung pangako ko sa iyo na ikaw lang ang tanging lalaki na mamahalin at makakasama ko. Naging mahirap ang sitwasyon natin
at nawalan ako ng karapatan sa sarili kong buhay. Pero gusto ko nang sabihin na hanggang sa manghuling sandali ng buhay ko, ikaw ang iniisip ko. Pasensya ka na kung maaga akong namaalam sa mundong ito. At kung nababasa mo ang liham na ito ay siguradong wala na ako. Pero sisiguraduhin ko naman na ibabaon ng anak ko ang mga alaala mo at ang mga alaala ng pagmamahala nating dalawa. Inutos ko sa kanya na hanapin niya ang bayan natin upang sa gayon ay personal kanyang makilala. Sobra kang kinamamangaan ng anak kong si Stephanie at gusto kong kung magkita man kayo ay ituring mo din siyang bilang anak mo. Ngayon na wala na ako sa mundong ibabaw, ipagkakatiwala ko siya sa iyo. Bigyan mo siya ng buhay na hindi ko na ibigay sa kanya. At para sa ating pagmamahala naman, ay ihiling natin kay Bathala na muli tayong magtagpo sa susunod na buhay na kung saan ay paglalaban na natin ang ating pagmamahalan at wala nang kahit na sino man ang makakapigil pa doon. Hanggang sa muli, Oswald. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Rosalinda. Napuno ng mga pumapatak na luha ang liham na iyon habang binabasa ito ni Oswald. At pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit si Stephanie, indikasyon ng pagmamahal niya sa nanay nito. Pasensya na po kayo at ngayon ko lang kayo nakita. Naging mahaba at matagal po ang panahon ng paghahanap ko sa inyo. At noong nalaman ko na naging pari na pala po kayo dito sa lugar, ninais ko na ikaw ang magkasal sa amin. Patuloy niya pang pagpapaliwanag. Habang si Ezekiel naman ay pinipilit na itago ang mga luwang pumapatak sa kanyang mata. At matapos marinig ng mga tao ang kwentong ito, ay nahabag ang kanilang kalooban. Kaya naman, nagsimula silang lumabas ng simbahan. Kumuha sila ng sari-sarili nilang mga pagkain na pwede nilang ibahagi sa may kasal. Kaya naman, tila ba ay naging fiesta na ang kasal na iyon sa dami ng mga pagkaing hinanda ng lahat ng mga tao sa bayan na nagtulong-tulungan para bigyan ng espesyal na araw ang magkasintahan. At simula nga ng kasal na iyon ay mas nakilala pa ng mga tao si Stephanie na kung saan ay nalaman nila na mayroon itong mabuting kalooban at maunawain sa iba na lalo lamang nagpasaya sa kanilang bayan. Pero hindi pa rin nasasagot ang katanungan. Bakit nga ba itinatago ni Stephanie ang kanyang muka? At ang sagot na iyon ay ang asawa niya lamang na si Ezekiel ang nakakaalam. Ano? Hindi mo pa rin ako tatanungin kung bakit lagi kong tinatago yung mukha ko? Tanong ni Stephanie noong gabi pagkatapos ng kanilang kasal sa kanyang asawa. Eh ikaw, komportable ka na bang sabihin? Saad ni Ezekiel na pinapakita pa rin ang pagrespeto niya sa babae. Baka kasesarin mo lang ako pag sinabi ko eh. Saad ni Stephanie. Tumingin naman si Ezekiel sa kanya ng mata sa mata at hinalikan ito. Kahit ano pa ang dahilan mo. Isa lang ang importante at ayon ay ang mahal kita. Sige na nga, wika ni Stephanie habang namumula pa ang kanyang muka. Kasi sinabi sa akin yung mama na bawal daw yung bughaw kong mata sa bayan na ito. Iniisip niyo daw na kapag kulay bughaw yung mata ng isang tao, may lahi siyang vampira o di naman kaya ay manananggal. Napatingin sa malayo si Ezekiel at naalala niya na totoo nga ito. Usap-usapan talaga ito. Mahigit 20 taon na ang nakararaan na kung saan ay iniisip ng mga tao dati sa kanilang bayan na kapag pinanganak na bughaw ang mata ng isang bata ay siguradong nalahian ito ng isang engkanto. Sinusubukan namang hindi matawa ni Ezekiel. O diba, sabi ko na nga ba aasarin mo ako eh. Nahihiyang wika ni Stephanie. Pero diba, pinaliwanag ko na sa iyo dati yung tinanong mo ko tungkol sa bagay na yun na matagal na ang laos yung kwento na yun at hindi na naniniwala yung mga tao tungkol sa bagay na yun. Eh bakit tinatago mo pa rin yung mukha mo? Muli pang paglilinaw ni Ezekiel sa babae. Eh kasi nasanay na akong itago yung mukha ko kaya inisip ko na mas magandang alam mo yun, makita mo yung mukha ko kapag kasal na tayo. Yun lang talaga yung dahilan ko. Naiiyapang pagpapaliwanag ni Stephanie. At dito ay tumawa ng malakas si Ezekiel, isang tawa na ngayon niya pa lamang nagawa sa loob ng halos 2 taon na naging magkasama sila ni Stephanie. Sa katunayan niyan, ito rin ang kauna-una ang pagkakataon na natawa siya sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman wala na siyang hihilingin pang ibang bagay. Na ngayon ay kapiling niya na ang pinakamamahal niyang asawa at lagi pa silang ginagabayan ng paring si Oswald. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like.
pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.